away para doon sa mga bakwit sa bahay mo. Opo, doon po sa mga dadating na ano, na mga nagbibigay po ng ano, ng dulong sa kanila. Oo, pambihira ang bait nito, Sister Miriam. Eh ano ngayon ang pagpapalang sinasabi mo, Sister Miriam? Tapos po, kinabukasan po ay nag-text po sa akin yung personal collection manager po na may matatanggap daw po akong cash, tsaka po 5,000 PC products. May matatanggap kang cash, magkano daw? 5,000 po. 5,000, tapos mayroon pang 5,000 in kind? Apo. Palakpakan po natin, Jismil. Palakpakan natin ang buktong at buhay na Diyos ka mga Diyos, Sister Miriam, ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat, unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Ver at Brother Well, at lalo higit sa lahat sa tunay at nag-iisang buktong at buhay na Diyos ka mga Diyos, Panginoon sa Kristo, pinaka makapangyarihan sa lahat. Salamat. Sunod, ano po pangalan? Sister Flora Lucas po ng Potrero Malabon. Mga kaibigan, sa mga oras po ito, ang kapiling natin ngayon, Sister Flora Lucas ng Malabon. Sister Flora, anong masasabi mo? Ako po'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat, Sister Flora? Dahil po sa kaligtasan. Kaligtasan? Bakit? Anong nangyari kay Sister Flora? Noong nakaraang Sabado po, no, pagkatapos po ng simba ng circle, oo, pag-uwi ko na po sa amin, pagbaba ko po ng jeep, di ba baba po ako ganyan, eh, stop po naman. Oo. Gumanon po ako, bigla pong sumulpot yung motor. Motor, mabilis. Opo. Ang takbo. Opo. Oo. Eh, hindi ka lumingon sa kaliwa? Hindi po, kasi stop po eh, bigla po siyang sumulpot. Oo, biglang sumulpot. Ano ang nangyari sa'yo, Sister Flora? Ano, naramdaman ko na lang po na nakasubsob po ako. Nakasubsob ka sa kalsada? Opo. Oo. Tapos yung motor, ano po, rider, nakatumba po siya dyan. Nakatumba rin dyan sa kalsada? Opo. Dali-dali po akong bumangon. Eh, teka, bumangon ka? Bumangon po agad. Hindi mo naramdaman, ikaw ay nabanggana? Hindi po. Eh, nasataka nga po ako. Oo, nasugatan ka ba? Ano, naramdaman ko, sabi ko, bakit pa nga, be? Oo. Tapos tinignan ko po ito, may gasgas. May konting gasgas? Opo. Oo. Oo, wala na akong makikita ang gasgas. Oo, tapos, tatuhod. Tinignan ko na po yung bag ko. Oo. Lumiban na po ako doon kasi wala po naman dumadaan ang sasakyan. Oo. Nananamin po ako. Oo, anong may, nakita mo? Biglang may, parang may putok po dito, saka may buhangin. Sa labi? Opo. Kasi nga, natamaan ka dapat ng motosiklo. Opo. Oo. Tapos pinahigap po ng banal na langit. Oo. Tapos eto po, oh, pumasa po yan lang po. Pumasa lang po. Nagastasan ka lang sa tuhod, sa bibig, tapos napasa ng konti sa braso. Opo. Hindi ka na bago kang ulo. Hindi po, nagtataka nga po. Nakatayo ka agad? Opo. Anong suot-suot mo sa katawan? Ito po, power medal po. Palakpakan po natin, palakpakan po natin. Eh, kamusta yung nakasakay sa motor? At eto na po, matagal na po ako nakarating doon, nakatawid. Oo, parang walang nangyari. Opo. Oo. Yung motorcycle rider, ang tagal niya pong bumangon. Naku, sabi ko na nga. Oo. Tapos, hindi agad na bumangon. Paika-ika po siyang lumiban doon. Oo, napali ako, ha? Ako pa ang kinumusta niya. Oo, tinanong pa. Oo, naray, ano nararamdaman mo? Wala, Brad. Okay lang ako, oo, sabi mo. Anong sabi nung nakamoto? Siya po, ay ikaw, masakit po yung, eto po, right leg niya. Oo, iika-ika. Oo, sabi ko, Brad, tahiran mo ng banal na lang. Sige. May dalakang banal na lang? Opo, galing oo, po ako simbre. Oo, palakpakan natin, pambihira. Ikaw yung pinangga, yung motorcycle rider ang nabalihan. Okay. Eh, anong sasabihin ko, palakpakan natin. Palakpakan natin ang bugto at buhay na Diyos. Kasi nasa banal na kasulatan po, Malakias 3:18, at muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at masama at ang naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod. Kaya ako po'y nagpapasalamat una-una kay Father Lahi, kay Elder Wer at kay Brother Well, at lalong higit po sa lahat sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sunod? Ano pong pangalan? Maria Benedicto. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling naman natin ngayon, Sister Maria Benedicto. Taga saan si Sister Maria? Rosario, Pasig City. Rosario, Pasig. Sister Maria, anong masasabi mo? Ako kayo nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoon sa Kristo na makapangyarihan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat? Sa kagalingan po. Dahil sa kagalingan. Bakit? Anong nangyari sa'yo, Sister Maria? May
Mayroon po akong bato sa abdo. Bato sa abdo. Fatty liver. Fatty liver. At saka UTI. UTI. Opo. Ang dami naman. Bato sa abdo. Ano ba ang abdo sa English? Gallbladder. Gallbladder. Bato sa abdo. O, gallbladder stone. O, tapos meron ka pang fatty liver. Tapos meron ka pang UTI. O ba? Ay, anong naharam naman ng ganyan? Masakit. Nilalagnat. Masakit lang po dito. Masakit ng tagiliran. O, opo. Nagpa-general check-up po ako. O, yun ang findings ng ano ng laboratory. O, anong sabi ng doktor sa iyo? Ano po, yung general check-up po, lahat po ay clear po lahat. Lahat ay clear? Bakit anong ginawa mo? Banal na lang isang buhay po, ay ininom ko. Para malinaw, noong unang nung chinek up, meron kang... Fatty liver. Fatty liver, may bato sa abdo, may UTI. Opo. O, ang ginawa mo, uminom ka ng banal na langis. Opo. Ng buhay. Nung chinek ulit, nung chinek up ulit, clear na po lahat. Pambihira, palakpakan natin. Ngayon, magaling ka na. Opo. Oo, pambihira, palakpakan natin ang buktong at buhay ng Diyos ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat. Meron pa po. Meron pa? Yung pong marugang po na dengue. Na dengue? Ilan opo. Taon na? 35 years old, na dengue pa? Oo. Opo. O ano, kinonfine ba siya sa ospital? Opo, 4 siyang na-confine. Dahil talagang mababa yung platelet? Umabot po na 14 lang. Naku! Hindi dapat, kung sa iba-iba yun, dapat ano na yun, kinuha na yun. Po. Oo. Pinainom ko po siya ng banal na langis. Banal na langis na buhay? Pinaubos ko po yung isang bote. Isang bote? Banal na langis? Opo. Oo. Pagkatapos? Nung i-check up po siya ng mga 2 araw. Oo. Mataas na po. Tumaas yung platelet? Opo. Gumaling na? Opo. Nakalabas na ng ospital? Palapangan po natin pang pinira tayo. Ako po yung nagpapasalamat. Ako yung nagpapasalamat. Unang-una. Unang-una kay Father Lahi, kay Elder Ver, at kay Brother Will. At lalong higit sa lahat, sa bugtong at buhay na Diyos, sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po. Maraming salamat na natin patutuwa dahil sa dengue. Pero para maiwasan yung dengue, ang ipapaligo ninyo sa sabon ng bagong milenyo. Para hindi kayo pagating ng lamok na may dengue. Ano pong pangalan? Frida Agustin po. Ano po? Frida Agustin. Frida? Frida. Pila? Pida. Pida? Oo, duda ako sa pangalan nito. Anong buo mong pangalan, Sister Pida? Frida. Ha? Frida. Frida? Frida. Oo, ang nickname mo, Pida. Oo. Mga kaibigan, sa mga awas pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Pida Agustin. Taga saan, Sister Pida? Taga Rosario po. Rosario, Batangas? Pasig. Pasig? Oo. Rosario, Pasig. Oo. Sister Pida, anong masasabi mo? Ako'y magpapasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos ng mga pangyarihan sa lahat ng pagpapagaling sa lahat namin ng karamdaman ng pamilya ko. Oo, pagpapagaling ay marami lahat na. Lahat ng karamdaman ng pamilya ko. Kaya nga marami na, dapat isa-isa na. Oo. Kaya, anong karamdaman na napagaling sa'yo ng banal na langis ng buhay? Kami napagaling ng banal na langis. Tapos yung aking kumari, lumapit sa akin isang huybis. Oo. Sabi sa akin, Marge, baka may langis ka pa dyan. Bakit na po? Paano daw yung kumare mo? Ano po, yung gabi ng alas 10 ng gabi, nagdilig daw siya ng mga laman. Tapos oo, may mga pantal na ang mukha niya nangangati. 3 days na daw na hindi gumagaling. Biglang nagpantal-pantal yung mukha, nagdilig lang ng halaman. Tapos, pinacheck up ba niya sa doktor? Nagpa-check up naman daw siya. Anong sabi ng doktor? Mayroon naman, hindi pa gumaling. Binigyan ng pampahit? Mayroon, gamot lang. Gamot? Okay. Hindi gumaling? Hindi pa. Ano ang ginawa mo? Sabi ko, ito may banal na langis ako, subukan mo to. Tapos, nagdasal, tamang-tama, nagdasal na rin ako noon. Oo. Tapos, ipinahid ko na rin sa kanyang mukha. Yung banal na langis ng buhay? Opo. Pinahinom mo din? Ano? Pinahid ko lang. Pinahid mo lang? Opo. O, ilang araw na yung pamamantal ng mukha niya? Isang pahid, tapos nung... Ilang araw yung pamamantal ng mukha? Isang araw, magdamag, nabukasan. Oo. Kinabukasan? Wala na po. Nawala yung pamamantal? Wala na palakpakan po. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa mga Diyos.
Sister Pida. Meron pa po. Meron pa? Opo. Nagpapasalamat po ako sa pag tuwing nakikinig ako po ng programa sa madaling araw. Iniwisin ko na nakikinig po ako taas sa dadasal pa. Kung yung aking apo na dalawa ay sa kawisin ko na itasa yung kanilang average. Ang isang... Sana ako, tumakas ako, ang average, yung grades. Opo. Oo. Nagtapuan yung isang... Pampihira tapuan? Tapuan po. Oo. Yung isa? Yung isa ay tinaas din ang average niya, pero malalang tap. Oo, ay mataas din ang average. Palakpakan natin. Palakpakan natin si Sir Pida. Ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat. Una-una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Ver, at pangatlo kay Brother Will, at higit sa tunay na nag-isang bugtong at buhay ng Diyos sa mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pong pangalan? Ako po si Rolando Basilio ng Barangay Kaot, Kapastarlak. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling naman natin ngayon, Brother Rolando Basilio ng Kapastarlak. Brother Rolando, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat tungkol po sa kagaling... Sa buktong at buhay na Diyos, tungkol po sa kagalingan ng banal na isang buhay sa aking dalawang apo. Anong nagawa ng banal na isang buhay sa dalawa mong apo? Napapaano yung iyong apo? Yung pong isang apo ko nasa Fairview. Oo, napapaano? Meron pong tumubo sa kanya na sabi po ng doktor, skin asthma po. Skin asthma? Opo. Oo, yan ipantal-pantal. Ang mukha po niya parang tusilo, pulang-pula. Oo, pulang-pula, sa pantal. Ino, ang kamay niya talagang parang pong tusilo dito. Oo, parang, sarap pa naman ng tusilo. Parang tusilo? Sabi po ng anak ko, tumawag siya. Tawa sila, napalibas na. Kumakain talaga ng tusino. Pa, sabi niya, padala niyo na ako ng banal na langis dyan. Oo, hindi. Ang pantal niya, dito sa mukha. Opo. Dito sa kamay. At saka po sa leg. Sa leg. Opo. Oo, ilang taon na ba yung apo mo? Kung pa lang po, 4 months. Ah, bata pa na. Infant. Opo. Oh, infant. 4 months pa lang po. Oo, ano ang ginawa mo ngayon? Pinacheck up pa sa doktor? Pinacheck up po sa doktor. Ano ang binigay ng doktor? Pampahid po. Pampahid? Gumaling pa sa doktor? Hindi po gumaling. Ano ang ginawa mo? Ang sabi ko po, anak, iuwi mo dito sa lapas ng anak mo. Oo, ako kasi nasa Fairview. Oo, akong bahala dyan, nga ako sa kanya. Oo, inuwi nga. Inuwi po niya. Pagdating sa lapas? Pagdating po sa bahay, dinasalang ko po siya ng banal ng isang buhay at pinayinan ko yung pagsugan. Power ID? Oo. Oo, tapos pinayinan mo? Ako po ang uminom para sa kanya. Ah, ikaw na mismo ang uminom kasi 4 na buwan pa lamang. Oh. Para sa ito po, sa kagalingan mo. O, pagkatapos? Kinabukasan po, umayos-ayos na po, pangalawang gabi po, pinainom po ulit. Isang linggo po sila sa bahay namin, wala na po. Palakpakan po natin itong bihira. Malinis na po yung kaya. Ang sabi po ng mga kapitbahay ko, parang nag-maxipel po yung aking apo. Babayaran mo, nag-plugin ka po. Pambihira. At saka doon po sa isang kubong apo. Oo na. Nahulog po sa lamesa. Parang nagmamaksipil ka ba? Hindi po yung apo nga po eh. Nagulat nga po sila. Babayaran natin sa radyo yan. Banggit na po. Dahil isang linggo lang po. Oo. Wala na yung kuya. 2 beses ko lang pinahiran. O ito namang isang apo mo? Nahulog po sa lamesa. Lamesa? Ilang taon na? 2 taon po may git. 2 taon, bata pa rin. Nahulog sa lamesa. Ano yung ginagawa sa lamesa? Naglalaro po sila ng kapwa niya bata. Oo. Naglangin ang upuan sa babo ng lamesa. Tapos biglang nahulog. Nahulog. Oo, anong nangyari? Hindi na po makausap yung apo ko. Naku. Gusto niya matulog. Tapos naku. Maghapon po siyang sumusuka. Sumusuka? Opo. Ah, delikado yun. Ibig sabihin... Sabi po nila, dali na raw sa doktor. Oo, ibig sabihin ay naapektuhan talaga yung utak. Opo. Kasi yung utak natin, nakalutang lang yun sa fluid. Yan, sa loob ng bungo. Kaya napaka-sensitive. Hindi nga po pwedeng babatukan mo ng malakas. Lalo na yung mababarog sa sahig. Eh, suka na suka. Ibig sabihin noon, naapektuhan yung utak. Ano ang ginawa mo? Ang sabi po ng anak ko, pa, dali na natin sa doktor, sabi niya. Oo. Eh maghapong suka ng suka, delikado nga yun. Ako muna ang bahala ka ako. Oo. Magtiwala ka sa buktong at buhay na Diyos ako. Pag hindi sa gumaling ka ako, sabi mo? Dali na natin. Oo. Ano ngayon ang ginawa mo? Ginawa ko po, pinainom ko siya ng banal na langis ng buhay at saka pinahiram ko po yung
bukol niya sa ulo at saka gasigas. Oo, pagkatapos? Saka, patulogin mo na ako. Sabi mo? Opo, ano sa anak ko. Pagising po ng hapon, ang anak ko bumalik po sa pagkadaldal niya. Bumalik sa dati? Opo. Bumalik sa normal? Opo. Para wala nangyari? Para wala po nangyari. Bumalik ng pagsusuka? Opo. Gumaling? Gumaling na po. Palapangan po natin, palapangan natin. Pampihira pa rin. Ang kapangyarihan ng buktong at buhay na Diyos ng Mat. Ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lai, kay Elder Bell at sa'yo, Brother Well. At lalong higit sa lahat, sa tunay na isa, buktong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Yeso Cristo ang pinakamas. Makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Salamat po. Ganda ng mga patotoo. Ano pong pangalan? Daling Panopio ng San Juan, Barangas. Daling? Taling. Taling? Oh, ano kaya ang buong pangalan ni Sister Taling? Catalina Panopio. Ah, Catalina. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Catalina Panopio ng San Juan, Batangas. Sister Taling, anong masasabi mo? Ay, napapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos dahil sa pagbibigay niya sa aking kahilingan. Bong, nag-wish ka sa wishing time. Anong hinihiling mo, Sister Taling? Brother Rowell, nung pagkatapos ng programa mo nung New Year, sabi ko sa sarili ko, nagdasal ako, sabi ko, bugtong at buhay na Diyos, sana naman po sa unang Sabado ng buwan ito ng bagong taon, ako'y makapagsimba sa aming revelation. Kasi sabi nga ni Elder Bear, ang buhay natin ay hindi natin hawa. Kaya hindi mo masasabi kung buhay pa o hindi na pagdating ng Sabado. Kaya sabi ko, sana po ipahintulot mo kayo makapagsimba. Oo, bakit naman nangyari sa'yo, Sister Taling? Wala naman itong mangyari. Kaya lang yung nakahilingan ko. Tapos yung pangalawang Sabado, sabi ko, sana pag nag-announce si Brother Well ng unang concert sa Batangas, ako'y maka-attend. Oo. Kahit pa ako'y mag-isa lang, ako'y pupunta. Kaya ako'y nagpunta noon Sabado, linggo sa Batangas City at ako'y umattend ng concert. Oo. Tapos? At ang pangatlo kong kahilingan, sabi ko, ang amphitheater ang pangunahing lugar na pinagdadausan ng back to Christ ng gawain pag-Sabat. Sana kahit minsan man lamang sa loob ng isang taon, ay makapunta ka. Kaya ako'y nakapagsimba noong Sabado. Palapakan po natin. At ang aking ika-apat na kahilingan, sabi ko, sana yung unang concert itong gawain dito sa Banal na Bundok, kahit minsan din man lamang sa isang taon, ako ay maka-attend. Naka-attend ka nga? Naka-attend, pero kahapon, Brother Well, hindi ko alam kung matutuloy ako, hindi dahil alas 8 na lang umaga, nakaanda na ang gamit ko, pero ni isang kusing, wala pa akong pera. Wala kang pera-pera? Wala. Pangihirang na ang buhay. Paalis ka na eh, wala kang kapera-pera. Ano ang ginawa mo? Naisip ko, meron ako sa kapatid ko ng 1,000 pesos na lang ang pera niya, pinahan sa akin. Pinautang ka? Nagpunta ako sa asawa ng coordinator namin, Sister Inda. Sabi ko, pahiramin ako ng pera dahil hindi ako makakasama sa revelation papunta dito. Oo, ano ngayon ang nangyari? Pinahiram ako ni Sister Inda ng pera. Tapos nung gabi, yung kapatid ko na hinihiraman ko nung umaga, wala para sa sweldo kasi ang sweldo niya 25 ngayon. Oo. Pero nung gabi, binigyan din ako niya ng 1,000. Kaya o, 1,000? Palapangan po lang. Kaya ako ay nakasama at nakompleto yung aking kahilingan na 4 na Sabado ako yung makapagsimba. Ayun, pambihira. Kaya ako ay nagpapasalamat unang-una kay Father Lahi, kay Elder Bell, sa iyo Brother Well, lalong higit sa lahat ay sa tunay at naging isa, bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesu Cristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat dahil pinatunayan niya na pag ang hiniling mo ay para sa Kanya, ibibigay niya sa iyo kahit na ano ang mangyari. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Basta hiniling mo lamang, pag gusto mo, ipagkakaloob sa iyo ng buktong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Naalala ko na naman yung 1,000. Ano pong pangalan? Ako po si Brother Elton John C. Borbe. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon si Brother Elton John Bobe. Kumakanta ito, Elton John. Taga saan si Brother Elton John? Ragay, Camarines Sur, Bicol po. Ragay, Camarines Sur. Brother Elton John, anong masasabi mo? Ako po ay nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Yesu Cristo na pinaka makapangyarihan sa... Bakit ka nagpapasalamat, Brother Elton? Dahil po sa Power ID at sa... kahilingan at biyaya at pagpapala. Power ID. Oo, tapos merong hiniling
na ipinagkaloob? Ano yung iyong hiniling na ipinagkaloob sa iyong Brother Elton John? Ito pong patutong ito ay para kay Mama na ipapatutuo ko lang daw po. Oo. Nasaan si Mama? Nasa Bicol po. Nasa Bicol? Ako pong nandito sa Manila. Oo na. Mga tatlong araw na pong nababalisa si Mama sa pera. Oo, nababalisa sa at pera. Walang-wala na daw po siyang pera. Talagang yung pera nakakabalisa. Kailangan daw po kasi ni Mama magpatanim ng palay. Oo, at nakaka-stress. Lalo-lalo na pag malnourish ang iyong bulsa. Opo. Pag walang lamang pera ang iyong bulsa. Kaya pag nakakita ka ng tres persona sa iyong bulsa, tatlong tao, di ba, sa 1,000. Umingiti ka. Nagiging masaya. O, napapalisa na dahil walang kapera-pera. Saka, halos lahat na daw po na kaibigan niyang napuntan, hindi daw siya mapayroon ng pera, tapos mga kumprada daw ng sapalay. Oo. Na manghihiram raw po sana siya ng pera. Oo. Walang talaga mga utangan. Opo, para pangbili sana ng mga gamot para sa palayan. Oo, tapos sa palayan. Para makabili ng palay na pananim. Oo. Ay, anong ginawa niya? Anong ginawa mo? Kahapon po, tumawag siya sa akin ng hapon. Oo. Sabi po sa akin ni Mama, na ano bang gagawin ko? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Eh, wala kasi. Wala akong pera, meron ako dito, 150 pesos na lang. Kaya nga eh, 50 kailangan pesos, paano ko magpapatanim ng palay? Linggo. Oo. Sabi ko, Ma, nasupukan mo na bang lumapit sa bugtong at buhay na Diyos? Sabi mo? Diyos? Oo. Ang sabi niya sa akin, hindi pa nga anak eh. Ma. Kasi sa pamilya po, ako lang po ang back to Christ. Sa pamilya si Mama po ay sympathizer po. Sympathizer, oo. Sabi ko, Ma, lumapit ka sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Oo. Dahil walang imposible sa iyong kahilingan. Oo. Ipagkakaloob yan kung para sa iyo. Oo. Ano ang ginawa ni Mama mo? Ngayon po, iniwanan ko po si Mama ng power ID doon sa Bicol bago pa ako pumunta rito. Power ID? Anong ginawa niya sa power ID? Tawag po, sa pagtawag ko po sa kanya, sabi ko, Ma, ipanalangin mo yung nakalagay sa power ID tapos may kasamang may taimtim na panalangin. Oo. Na dapat nakaluhod ka, tumingi ka muna ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan. Oo. At tapos magpasalamat ka sa mga biyaya at magpapala na dumabot dating sa ating buhay sa araw-araw. Oo. Ginawa nga niya. Tihiling mo, Ma, na kung pwede, sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos, pagkulubuan tayo ng pera na makapagbili ng palay, kung sa ganun ay makapagpatanim na tayo. Oo. Sa madaling salita, ano ang nangyari? Kahapon po ng hapon, mga bandang 5:45 p.m., may nagbayad po kay Mama ng... May nagbayad? Opo, dalawang tao. Dalawang tao, pinagkakautangan? Opo. Oo. Yung isa, nagbayad? Yung isa po, napakatagal ng utang. Gaano katagal ng utang? Ilang buwan ang parang 8 buwan na yata. 8 buwan ng utang, nakalimutan na nga yung utang. Tapos nagbayad? Magkano? Yung isa po, 2,000, yung isa, 5,000. 5,000, 7,000, palapakan natin. Yung 5,000 po, yun yung pinakang matagal na may utang. Pinakang matagal ng utang, biglang naalala, biglang nagbayad, yan ang pakamayarihan. Nang bugtong at buhay na Diyos sa mga. Nakapon lang po yung inano. Sinabi ko kay Mama na ganun ang gawin mo. Yung? Nung umaga. Tapos nung hapon po, ganun na po ang nangyari. Siya, ipaggadasal na rin yan ng mga kapatid natin. Yung mga may nangutang sa kanila. Oo, tapos hindi binabayaran. Pambihira talaga. Pagkabayad po ng hapon, tumawag po agad sa akin si Mama. Anong sabi? Kasamang kagalakan at tumatanong pa sa sobrang tuwa. Oo, ako. Saya. Eh, 50 pesos ang pera. May... Pero na tayo, makapagpatanim na tayo. Palapakan natin. At pag ito, napaari natin, magbibigay tayo sa palatuntunan. Yung? Kaya ako'y nagpapasalamat sa bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ipatutuo yan, anak. Sabi ko, opo, Mama. Yeah. Hindi pwedeng hindi ko ipatutuo yan dahil yan ang pinakadakilang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Brother Elton John, ako po'y nagpapasalamat. Kaya ako po'y nagpapasalamat. Unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Bear, at sa iyo po, Brother Rowell. At lalong higit sa lahat, sa ating pinakamamahal sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga Hari, ang
tungod kang nag-iisang pinakabanal at pinakasakdal na Panginoong Hesukristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Salamat po. Si Brother Guillermo Doble. Guillermo Doble. Guillermo Doble. Guillermo Doble. Napapadoble. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon si Brother Guillermo Doble. Brother Guillermo, anong masasabi mo? Ako ay napasalamat sa bugtong at buhay ng Diyos, mga Diyos, sa Kristo ang panapakayan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat, Brother Guillermo? Dahil sa panalangin sa buhay, sa panalang tubig ng buhay. Aga pa, nakabarik ka po. Hindi naman din. Dahil sa? Mananalangin sa banal na tubig ng buhay. Anong nagawa sa inyo ng pananalangis ng buhay at banal na tubig ng buhay? Kasi tatlong linggo lang ako sumasakit ng sikmura ko. Tatlong linggo? Oo. Ah, masakit ang sikmura. Ibig sabihin, may ano ka, may acidic ka. Oo. Yan eh, pagka mahilig kang kuminom ng kape, tapos hindi ka pa nag-aagahan, tapos pinapalipas mo yung gutom, yan. Nagkakaroon ka ng acidity. Oo. Ay, masakit na masakit yung sikmura. Ano ang ginawa mo? Ang sabi ng anak ko, bibili sila ng gamot, butika. Oo. Eh, inilo ko naman. Tatlong araw. Uminom ka naman, gamot butika. Oo. Tatlong araw. Tatlong araw. Gumaling ba yung pananakit? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Hindi gumaling. Ano ang ginawa mo? Ang ginawa ko, binasa ko para password. Para password? Nagdasal ako. Oo. Sa inyong nakita ko maralangis sa kamay ng tubig ng buhay. Nang bananalangis, anong nangyari sa pangalakit ng sikmura? Tatlong araw lang, gumaling na. Palapakan po natin, Pambilirang. Brother Guillermo! Saka sa apo ko. Apo mo? Masakit ang ngipin, saka may sugat. Oo. Bananalangis yung ginamit. Gumagaling? Gumagaling pala. Palapakan natin. Brother Guillermo, ako po'y nagpapasalamat. Ako'y nagsalamat. Una-una kay Paralahe, kay Adarber, kay Brother Well. At lalong higit sa tulang isang bugtong at buhay ng Diyos, mga Diyos. Gusto Kristo kung pareho rin sa maraming salamat. Salamat po. Saan ka nagbabalik ito ka? Baka kayong mga sulok-sulok dyan, mayroon nagbabalik ha? Tingnan mo nga yan, saan ba pupunta si Brother Kinder mo? Pambihira. Mga kaibigan, sa mga oras pong ito, kapiling natin ngayon, Sister Betty Bitaw. Sister Betty, anong masasabi mo? Ako po'y nagpapasalamat sa tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bakit ka nagpapasalamat, Sister Betty? Nagpapasalamat po ako sa banal na langis ng buhay, tsaka sa banal na tubig, power ID, tsaka sa wishing time. Banal na langis ng buhay, banal na tubig ng buhay, power ID at saka wishing time. Bakit anong nagawa sa inyo ng banal na langis ng buhay? Hindi man po sa akin, doon po sa sympathizer natin sa Ilocos Sur. Oo, Ilocos Sur pa? Opo. Oo, bakit anong nangyari sa kanya? Kasi itong sympathizer na po ito, hindi po siya makakita. So, hindi makakita? Opo, parang malabo na po yung paningin niya. Malabo ang paningin? Opo. Ilang taon na? May edad na rin po siya, nasa 50 plus na po. 50 siguro. Plus bata pa yun. Hindi na agad makakita. Oo. Anong, paano mo siya nakilala? Ano po, kasi narinig daw po yung pangalan ko sa ano sa mga sponsor po. Oo, sa palatuntunan. Opo, ngayon, oo. Tinawag niya po yung kapitbahay niya, oo. Para utusan po siya na sana makapagpadala ako kahit tatlong bote lang na banal na langit. Oo, eh tinanong mo ba bakit batang-bata pa siya? 50 lang. Hindi na agad makakita. Tinanong mo, pina-check up ba niya sa doktor? Bakit nangyayari sa kanya? Saka nangihina na daw po, maraming komplikasyon sa katawan niya. Ah, baka may diabetes. Opo, diabetes na. Ayun, oh, nangihina eh. Tapos yung panlalabo ng mata, hanggang sa umabot na sa hindi makakita, dahil din sa diabetes. Kasi pagka may diabetes, may mga komplikasyon sa internal organs, sa mata. Unang-una yata, tinatamaan talaga ang mata. Oo, so nung malabo ng kanyang paningin, narinig ka sa radyo, yung iyong pangalan, itinext ka? Tinext ko ako. Oo, anong ginawa? Sila sa akin. Ngayon oo. Sabi ko, ano po yung may paglilingkod ko sa'yo? Kasi po tinanong ako, sabi niya, ikaw yung nagtitinda ng banal na langis. Sabi ko, taga saan po kayo? Oo. Sabi ko, taga Ilocos.
ako, sir, sabi niya po, doon po sa habag, doon sa mas bata na inutusan niya para ako tawagan. Oo, madaling salita, nakabili ng banal na langis ng buhay. Opo, pinadalhan ko po siya ng 9 na bottles, tapos tatlong... Bumili ng 7 na bote? Opo. Oo. Ay, gusto po niya, ano lang, dalawa, tapos oo, dalawang banal na tubig. Sabi ko, para po yung effort natin, hindi po masayang, sabi ko, 2.5 na lang po yung 9 na bottles, sabi ko. Tapos, yung banal na tubig, at saka bibigyan ko pa kayo ng power ID na 10, at saka meron po siyang yes ng katotohanan. Oo. Yan po yung ibinigay ko sa kanya. Ngayon, pumayag po siya, willing daw po siyang bumili para bumaling. Kasi marami daw po siyang patotoo na naririnig na gumagaling siya, although ng mataas o mahirap ng pagalingin ng sakit, naririnig daw po niya yung malalalangis ng buhay. Oo, madaling salita, nakabili sa iyo, ginamit niya yung malalalangis. Ginamit niya po, Brad. Oo, matagal na ba niya yung kondisyon na sa mata na yan? Matagal na daw po, Brad, eh. Ilang taon na daw? Hindi ko po natanong, pero sabi niya, matagal na din po siyang sympathizer. Oo, matagal na yung sympathizer, naririnig yung mga patotoo. Opo. Oo, nakabili ng malalalangis ng buhay sa iyo, ano ang ginawa niya sa malalalangis? Tinanong niya po ako, sabi niya, sister, paano po ba gamitin ito? Ang sinabi ko, bago ka uminom ng banal na langis, basahin mo yung power ID, sabi ko. Oo. Tapos, itapik mo sa kaliwa at saka sa kanan, oo, sabi ko po. Pagkatapos uminom? Uminom ka ng isang bote, uminom siya ng isang bote, tapos buhusan. Isang bote ako? Ay, isang takip. Ah, isang takip ng banal na langis. Tapos, buhusan niya ng isang takip yung ulo niya. Oo. Tapos po yung aagos, yun po yung ihahaplas niya sa buong katawan. Oo, ginawa nga niya. Ginawa niya oo, po yun. Oo, anong nangyari sa panlalabo ng kanyang mata na hindi na nga makakita dahil sa diabetes? Opo, sabi niya po, sabi, nag-text po ako kanina, kumusta yung si sister? Lumalakas daw po yung katawan niya sa tuwing iinom siya ng banal na langis. Lumalakas yung katawan? Yung mata niya? Ah, hindi ko pa po siya nakamusta. Susunod po kung kumustahin po. Pero continue pa rin po yun. Oo, lumalakas yung katawan. Palakpakan po natin. Tapos, tinanong niya po ako, sis, paano yung paggamot sa mata niya? Pwede rin yan haplasan ng banal na langis o kaya buhusan mo ng banal na tubig kapag nag-wishing time ka, sabi ko po sa kanya. Para naman telenovela yung patutuo mo, mayroong susunod na kabanata. So, aantayin natin yung susunod matat na patutuo mo at tungkol dyan sa nalalabo ang mata. Sister Betty, ako po'y nagpapasalamat. Meron pa po yung banalalangis ng buhay sa kay Al Prince naman po. Oh, kay Al Prince. Na paano si Al Prince? Eh, yung gabi po, matamlay na siya. Sabi matamlay? Opo. Bakit kaya matamlay? Galing po ng school. Baka naman, hindi lang pinansin ng kanyang nililigawan. Bata pa po yun. Mo? Si Brother Ben nga, hindi pa naglalakad din. Nanliligaw. Matamlay pag galing ng eskwela. Opo. Oo, ano ang ginawa mo? Sabi ko, basahin mo na yung power password at uminom ka ng banal na langis. Oo. Ngayon, nung pagkamadaling araw po, nag-wishing time ako, sinarad ko po siya, pero mataas talaga yung lagnat. Mataas yung lagnat? Opo. Pagkatapos po ng wishing time, pinainom ko po siya ng banal na langis at banal na tubig. Oo. Kinabukasan, okay na po, nakapasok na. Kinabukasan, magaling na? Opo. Palakpakan po natin, palakpakan natin. Pambihira, Sister Betty. Ako po'y nagpapasalamat. Ako po'y nagpapasalamat unang-una kay Father Lahi, pangalawa kay Elder Ver at sa'yo, Brother Ruel. At lalong higit sa lahat sa tunay at nag-iisa, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Jesucristo na pinakamakapangyarihan.